sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanik TV. Nandito ulit tayo magbibigyan ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go! This time, yung pag-resign niya as DepEd Secretary at dyan sa NTL-FLCAC na yan, sa committee na yan, ito ay statement na naninindigan na siya. This is it. Ito po yung inaantay natin. Bakit si VP Sara? Diba? Yung sinabi nga ni Bato, ni Mayor Baste, tahimik si Bongo, tahimik si Bato. Taga-Davao kayo. Eh ako, nasabi ko lang doon, si Sara din, tahimik. Diba? Honestly, diba po si VP Sara tahimik din? Eto na. Yaan, kahit hindi siya nagsalita, kahit hindi niya sinabi kung ano rason niya bakit siya nag-resign, ang importante, nag-resign siya. Nanindigan na siya. Tumayo na siya. Eto na yung inaantay nyo. Kahit mga bangag vloggers, yan ang inaantay. O, kahit yung mga talso dyan, yan ang inaantay. Tayo rin naman. Gising na si Aguila. O, ano kayo ngayon? Ha? Kaya isto, sundan. Tingnan po natin ito. Dapat itong maisug, masundan agad. Masundan na ito para dire-diretso na. Kailangan na natin ng mag-snowball na to. Itong pagre-resign ni VP Sara, Bato, Bongo, yung sinasabi niyong timing, eto na yung timing. Senator Bato, Senator Bongo, it's about time, linyahan niyo na po ito. Hindi na kayo pwede mag-stay sa gitna. Magsalita na kayo. Kasi kaya naman kayong ipanalo kung iniisip niyo lang yung election sa 2025. Dahil re-electionist kayo, alam nyo yan, kaya kayong ipanalo ng DDS, ng Duterte. Pasensya na po, but this is reality. Hindi naman kayo politician, Bato. Bongo, hindi naman kayo politician. Pero naging senador kayo. Ibig sabihin, hanggat buhay si Tatay Digong, hanggat may Duterte, si PRRD ay active, kaya kayong ipanalo ng DDS. Huwag kayong matakot, ipapanalo kayo ng DDS. I'm sorry to say this, ha, but this is reality. Kahit naman si Sara, ang lakas ni VP Sara ay nakay Tatay Digong pa rin. I don't think mananalo si VP Sara without Tatay Digong. I'm just stating a fact. Kunwari ang apelido ni Sara Marcos, I don't think she will win. But because her surname is Duterte, manapanalo. Anong punto natin? Huwag kayong matakot na hindi kayo iboto ng tao at gumigit na kayo. Kailangan nyo yung pula votes, ay yung loyalista votes. At di syempre, yung makinarya, yung pera. Kasi pag umiikot ka ng bansa, may makinarya po yan, may pera po yan. Hindi po madali yan. Senator Bato and Senator Bongo, you still have time. You still have time to redeem yourself. Meron pa. Kaya nyo yan. Kayang kayong ipanalo ng DDS, huwag kayong matakot. But this is what we hate. Yung nakagitna. Kahit ako pag nakita ko yung tao nakagitna, may punto po si Senator Bato ha, ay si Mayor Baste. Yung pagpuri niya kay Risa Ontiveros, lahat po ng hirit ni Risa Ontiveros mali. Pamidya, pag-grandstanding, lahat po ng sinasabi noon, talagang sablay. Ayoko style ni Risa. Pero may punto si Mayor Baste. Bakit si Risa naninindigan? Yun eh. At least, meron siyang side. Yan ang ayoko sa tao. Ano ba yung side? Pag hindi mo na makita yung side, sabi nga sa libro, isusuka ka. Kayo ba gusto nyo ng kapeng maligamgam? Mas okay pa yung kape na mainit or malamig. Ayaw natin na maligamgam yung mga maligamgam na tao na yan. Nakagitna yan. Sigurista yan.
Kaya alam mo, sa totoo lang, bilib ako dun sa mga kasamahan kong banateros, brothers, hindi sila nakagitna. Pag mali-mali, yun yung sinasabi ko sa inyo eh. It's not my style, pero alam mo, sa totoo lang, bilib ako sa kanila. Engot kayo, may nag-comment. Ayaw na nga ni Bongo sa style ninyo. Hindi, yan nyo lang. Oh. Ayaw daw ni Bongo sa style ninyo. Hindi. Hindi ako naniniwala. Ayaw ni Bongo sa style ng mga DDS. It's just that, talagang si Bongo, he's just a quiet person. Alam naman natin yan. Ito, hindi ko sinasabing huwag suportahan si Bongo at si Bato. I still like Bongo and Bato because they are friends of Tatay Digo. Friends yan ni PRRD. Ginigising lang natin. Dito sa parte na ito, mali. Kahit naman ako, sinasabihan nga ako ni Banat Bay ng mali eh. Hindi ibig sabihin, galit siya sa akin. Kinokorek lang niya. Ganun lang yun. Kasi alam mo, kung ikaw ay taong... Thank you. Ayan. Nagpakulay. Tita Liza, dami ng pakulay kasasang. De. Joke lang yun, Tita Liza. Thank you ulit. Inulit tuloy yung 50 pesos ulit. thank you. Kasi kung ikaw ay humble person, hindi ka mapagmataas. Pag kinorek ka ng tao, especially the people close to you and the people love you, na mahal ka, magpapakorek ka eh. Kasi may lahat po ng tao may blind spot. I still believe na lahat ng tao dapat may Nathan. Ano naman yung Nathan na yan? Di ba naalala nyo si David may nagawang mali? Dahil kinuha niya yung asawa ng sundalo niya. Kinorek siya ni Nathan. Nakinig siya. Kailangan natin lahat ng Nathan. Yung kukurikin tayo. Kasi baka hindi natin alam mali na yung ginagawa natin. Kaya ako, may mga Nathan ako eh sa buhay ko. Sa pagka yung yun lang, ang titingnan ko lang dun sa Nathan ko, mahal ba ako nitong tao na ito? Kasi pag mahal ako nito, hindi niya ako hahayaan mapariwala. Unless, kaaway mo yan, kinokorek ka, hindi. Tarantado yan. Inaano ka lang yan. Pero pag mahal ka, magpopakorek. Kaya dapat dito, para sa akin, I still like Senator Bato and Bongo, so supportahan ko pa lang din sila. Pero ginigising lang, ay tama po yun. Pati naman si BP Sarin, tagal na natin ginigising eh. Sa katunayan, ayaw ko nga yung pagpanig niya kay Marcos eh. Sa totoo lang, nagalit din ako sa kanya. Not personal. Ah, hindi katulad ng mga lintik na mga bangag dyan. Ano mo pinapakita kay BP Sarin, naglaslas daw, may sugat sa leeg? Ano yan? Ba't ganyan ang inyong atake? That is personal. Ako, may time na nagalit ako kay BP Sara. May tampo ko. Bakit niya sinuportahan si Marcos? Pero yung galit na yun is about political. May kinalaman sa Pilipinas. Eh ngayon, kung ano-ano ini-issue nila kay Sara. Ito mga bangag vloggers. Ini-issue nila itong sa asawa. Naglaslas daw. Ganyan po. Katindi ang mga PR na panlaban nila kay Sara. Nakakaasar, di ba? Kaya this time, tuloy-tuloy na po natin. Let's keep this rolling. Mag-snowball ito. Sana maisug. Magkaroon tayo ng next na maisug pa. Na mabilisan, na madalian. Di baling madalian at konti ang tao, basta ang importante marinig. Mag-snowball na ito. Dapat nating sakyan. Ito nangyari kay BP Sara pag-resign. Sabi nung isa, si Jeff Rivera, may chikinini pa daw, coach, sabi nung isa. Alam mo, yung mga ganyan, that is personal attack. Hindi ko sinasabing tama kung may chikinini si BP Sara or wala. Wala na kayong pakialam doon. Let's stick to the issue. Itaas naman po natin. Kaya nga sinasabi ko magkaisa. Ayoko na magkaisa sa mali. Itaas naman natin yung antas ng vloggers. Eh, pero kung ganyan ang issue nyo, ano yan? Si Roque, may lalaki daw. Wala na akong pakialam doon kung may lalaki siya o wala. Diba? Bakit? Ba't ang hiling nyo sa personal? Hindi ko sinasabing tama may lalaki si Roque. Sa akin, mali iyon. Pero kung totoo man yun o hindi, wala akong pakialam doon, mga animal. Wala naman ang connection yun sa ano eh. Tingnan nyo. Pakakialaman nyo yung lalaki ni Roque. And yet, wala kayong komentaryo tungkol dyan sa COVID.
na nangyayari na sinisiraan lang pala ng US ang China. And at yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggal. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.